Hello po, good morning po. Narinig po. Yes. Yes, good morning po sa lahat. Good morning, Doctor. Good morning, Alex. At sa lahat po na nandito. Yes po, karapat-dapat lang po tayo ay manalangin sa bawat pagmulat po ng ating mata ay magpasalamat na talaga tayo. Okay? Let us all bow down our heads and feel the presence of our God. Okay? Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa pagkakataong ito na muli po. Binigyan niyo po kami ng panibagong buhay, ng panibagong pag-asa upang makita po, Panginoon, ang inyong pong mga kapangyarihan na pagpapala, kapangyarihan ng nagbibigay buhay para po sa bawat isa sa amin. Panginoon, nawa ay patuloy kayong manahan sa puso at isipan ng bawat isa po na nakakakilala sa iyo. Ganun din po, Panginoon, sa mga hindi pa po nakakatagpo sa iyo. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa na nandirito, lalo na po ang maghahayag po ng mabuting balita mo po upang sa ganun, Panginoon, ay masalalo pa po namin ikaw makilala, masalalo pa namin makilala at matutunan po ang mga kadakilaang ginawa niyo po sa bawat isa. Panginoon, patuloy po kayong magbigay sa amin kung paano po mabuhay sa inyo pong spirito. Hindi lamang po para sa pangsarili po namin na mga kaalaman, sa pangsarili po namin na kakayanan, kundi bagkus, Panginoon, ay mabuhay kami ayon po sa iyong utos at sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, makita po sa bawat isa na nandirito ang inyo pong turo, ang inyo pong nais ipahayag po sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ay magawa po namin ang aming tungkulin. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po ang bawat isa ng kalakasan, bigyan niyo po ang bawat isa ng kapangyarihan upang maihayag po ang inyo pong balita. At ganyan din po, Panginoon, yung mga hindi pa po nakakapasok nito sa Zoom, ikaw naman, Panginoon, ang humipo po sa kanilang puso at isipan upang sa ganun, Panginoon, ay mapakinggan din po nila ang inyo pong mga mabuting gawa. Panginoon, gabayan niyo po ang maghahayag ng mabuting balita ngayon si Dr. Tess na mapakinggan po namin ang inyo pong nais iparating para sa amin. Ilagay niyo po siya sa inyong lupuran upang sa ganun, Panginoon, ay siyang mapakinggan namin ito at naisabuhay anuman po ang inyong nais ipahayag. Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng kalakasan ngayong araw sa simula pa lang ng aming gawain na ito hanggang sa buong maghapon, hanggang sa muling pagtulog po namin, Panginoon, ikaw ang siyang gumabay sa bawat isa. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Amen. Ayun. So, ano tayo ngayon? Medyo may konting, ano tayo? Bago natin tawagin si Doc, may konting activity tayo. Hindi pala to activity. Ginagawa naman talaga natin to. Pero ano lang, sa kung pwede kong matanong yung mga naka-open cam, sa loob ng isang linggo, simula last week hanggang ngayon, ang isa sa mga parang pinagpapasalamat mo sa Panginoon na nangyari this week, hindi yung mga past few weeks, yung talagang something na naramdaman mo na galing sa Panginoon. Okay? Pwede so, po ako. Oh, sige, Ma'am Jen, nandiyan ka naman na. Oh. Tuloy-tuloy na yun. Oh, sige. Ay, ano lang, isa, dalawa, yung short lang, as in, kahit short lang na parang, yes. So, may yung mabibless din yung mga nandito. Yes, opo. Yes po, nais ko lang dito magpasalamat. Although, medyo nawawala po ako sa ano, no, sa ating tawag dito activity sa front row. Diba nga, kasi diba meron din naman talaga tayong pinapag-pray and answered prayer din naman ako, nabigyan ako ng time ni Lord and yun nga, nabago yung schedules ko. Although, diba, syempre, ano ba talaga yung priority natin? Yung una, nilagay ako talaga sa puso ko, frontliner talaga ako eh, di ba? Pero yun talaga yung priority ko. Pero dumating itong opportunity na naging front row naman ako. So parang naguluhan ako. Ano ba talaga ang uunahin natin? Ano ba ang priority natin? Yung frontliner ka ba o yung front row ka?
Pero 'di ba, parang sa akin naiiyak ako kasi pareho 'yun eh, 'di ba? So bakit binigay sa iyo pareho yung nasa harapan? Kasi bakit inuna mo si Lord eh? Siya yung first, 'di ba? First si Lord, frontliner ka and front row ka. So 'yun, I'm sure nasa right path or right track ako, and even slowly lang 'to, I'm sure na makakarating ako kung saan man yung nais ng Panginoon. Yun lang po. And Amen. Ganda ng banat mo dun ah. Pwede mong i-share, ipang-sharing yun ah. Frontliner tas brother. No? Yes, so, sino pang gusto ng mag-volunteer? Kahit short lang, parang ganun lang din. Kasi ano, di ba? Parang so, maaga pa naman. Ito si Ate Kami since nakita ko siya. Kamusta yung sanglinggo mo? Hello Ate Kami. Ayan, hello po, good morning. Kasi minsan lang po kasi ako naka-attend sa ganito ulit na every Saturday na devotion. So ngayon yun, very thankful ako kasi yun nga, naka-attend ako ngayon ulit. And then, syempre sa team ko din na before ilang weeks, ganun, yung mga member ko din na alam mo yun na minsan nawawala na sila ng pag-asa, pero dumating yung time na nagkakaroon na din ng ano yun, yung mga pay-in, ng mga ganyan din, nakakapag-invite na din sila. So yun sa amin, yun din yung nangyari, yun yung nangyari sa kami. Lalo na kami minsan na din nga na syempre si Lord talaga yung una natin, pero yun sa akin yun yung mga nangyari. And then syempre salamat ko everyday din yung health ko, na yun, lagi akong malakas, hindi ako pinapabayaan ni Lord. Yun lang po. Grabe si Ate Kami. O, di ba alam niyo naman story ni Ate Carmela, di ba? Sa mga di nakakaalam, alamin mo. Okay? O, sino pa gustong mag ano volunteer? Ito, sige, alam ko Nico. O yan, di ba? Mag-admit na siya eh. Ramdaman ko yung ano mo eh. Mabilis lang daw. mabilis. Ayan. So, ito yung literal, mabilis sabi. Pero, unala kita. Hindi abot dapat ng, ano ah, ng 3 minutes. Joke lang. Pero yun, gusto ko lang din mag-thank you kay Lord. Okay, Naps. Pero lang ako, pero ayun. Syempre ayun, gusto ko lang din pasalamat sa tulad ngayon sa kalakasan na binibigay niya sa amin, kasi ayun, tulad kay Laps Berlin, talagang wala pang tulog kasi nag-meeting kami sa OFW kanina, and sa invite na mga nai-invite ko sa office, and ayun, sa pay-in ng buong grupo, sa mga nakakausap rin nila, and syempre sa blessings, and syempre pinagpapasalamat ko din na may member ako ngayon, may mga natutulungan ako, and yun, sa blessings, sa pagkain, financially sobrang nagpapasalamat din ako, and syempre sa panibagong buhay, kasi totally ito, kanina parang ano eh, kasi kanina syempre wala pa akong tulog, parang feeling ng katawan ko, parang sinasabi ng utak ko, matulog ka na. pero dinasabi ko, mag-devotion ka. Kaya sobrang nagiging thankful din ako kasi syempre, andito ako ngayon, kumbaga nalabanan yung tukso ng, nalabanan yung pagkain ng liwanag, di ba? Kaya sobrang nagpapasalamat din ako. And ayun lang naman sa akin, absolutely sobrang blessed lang din naman ako ngayon kasi ito, kumbaga early in the morning, nakakita ko ng mga magaganda. Ayun, sa akin, nagtawanan yung iba, feeling niya. Feeling, grabe. Di ba totoo? Okay, ayan, bayahabol pa ba? Ito, feeling ko, mag-unmute na rin to eh. Asto, unmute na natin, ayya pa eh. Itong dalawang to. Ako na lang po, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi ngayon, ay nung nakalipas po kasi sobrang busy, pero right now, nakakapag-devotion na ulit. And yung feeling na, how God na nangungusap through the devotion, personal devotion, and also sa mga napapanalo na silent battles, kasi every one of us may mga battles naman, may mga struggle, pero when you have God, yung victory na nangyayari despite of those struggles and mga pinagdadaanan natin, mga burdens, yung nakikita mo paano ni Lord pinapagaan yung feeling
na which is ako po naranasan ko din siya and how God blessed din sa akin in so many ways and sa all aspect ng buhay ko nakikita ko yung Panginoon sa pag-move niya sa family and also sa front row farm and sa team. Talagang nakikita ko din and nararanasan ko. And I feel so blessed despite of those struggles. Talagang marami pa rin yung bagay na dapat ipagpasalamat tayo. So, yun po sa akin. Kay Jella. And go, Ate Jella. Ay, Ate Jella. Jella. Ako naman po, ang pinapasalamat ko po unang-una yung buhay ko. Everyday ko po yun. Pinapasalamat kay Lord and also po yung mga blessings ko na natatanggap ko everyday. And thankful din ako sa mga struggle din na tinibigay sa akin. Na nararanasan ko kasi mas nagiging strong ako sa mga ganun and thankful din ako kay Lord sa mga answer na binibigay niya sa tuwing may ina-ask ako na question sa kanya and through devotion nililinaw niya sa akin kung anong kailangan kong gawin yung tamang gawin na base sa nais niya base sa kung anong gusto niyang gawin ko. And nagpapasalamat din ako sa health na binibigay niya sa akin. And also po sa tuwing manghihina ako, binibigyan niya ako lagi ng strength. Mag-ask lang ako sa kanya, automatic, nafe-feel ko agad yung yes. Power nila. Amen. Yun po. Oh, di ba? Mabilisan lang, di ba mga short-short? Ang ganda mong dali na kaagad, nakaagad. Oh, sa mga iba, oh, sa susunod na lang tayo, ha? Ako din, gusto ko din magpasalamat syempre kahit papano yung buong isang linggo ngayon. And salamat din kay Doc syempre na ano parang nagiging third part ni Lord lagi no para sa atin no para i-remind tayo sa words of God lahat-lahat. Kasi parang past few weeks din parang naano din ako eh. Hindi ako nakapag-devotion, hindi ako nakapagbasa, parang ganun pero si Doc lagi akong nare-remind talaga sa mga ganyan and ngayon kahit papaano everyday akong nakakapagbasa hindi man ako makapagsulat at least lagi akong nakakapagbasa buti na lang na ituro ni Doc din nung nakaraan yung mga ano yung nasa ano kami nung nasa kubo kami so kahit papaano na nalalaman ko na ano yung verse of the day so ngayon maganda ulit basahin niyo yung verse of the day ngayon so kung makikita niyo perfect yan lalo na sa atin and ano din, sa mga ano din, pinag-pray ko lang din ng mga nakaraan kasi. Yun, puto. Saan ba yun? Sa akin, sa inyo. Sa amin ata. Alam yung parang ano, buhos yung inquiries din sa ano ngayon, sa akin din. Kaya parang kahit paparo nakakapag-invite na ulit. Tapos nagulat ako yung set ng schedule this coming Sunday. Parang naano ako, parang first time to ah. Parang first time ko ulit makapag-schedule ng ganito ah. So parang naalala ko dati yung parang may something akong nararamdaman na na-excite. Kasi parang nafe-feel ko yung new member ako na dati nakaka-invite man ng 7, maabot ako ng 8 sa loob ng isang araw. Eh, every day yun, parang yun ang nafe-feel ko ngayon na ano. Parang sabi ko kay Lord kasi na, Lord, ibalik mo yung excitement ko, ibalik mo. Parang tulong na din ng mga trainings, ng mga meetings, ng mga ka. So parang araw-araw ka na nare-remind about kay God, about sa activity mo, about sa mga gagawin mo buong araw. So parang feeling ko talaga, ano, parang may something na paparating, may biggest blessing na paparating. And even siguro sa iyo, so lahat ng pinagpipray natin, sigurado ako, merong malaking, ano yan, merong malaking parang pinag-aandaan din ni Lord yan pag di pa binibigay. Sigurado ako, bibigay yan ng perfect time. Okay, so yun lang. Tawagin ko na siguro ang ating ano, doktora na pastora pa, na front row pa, di ba? So, si Doc Tess. Good morning. Mahaba na yung pangalan ko. Ako kasi Maria Teresa Navarro, MD-DPVR, tapos front row. Yun. So, to be continued po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. And salamat, Srodel, salamat sa mga nag-share, and salamat sa prayers, and salamat sa presence ng bawat isa sa atin dito. And hindi ako sure, pero parang may mga bago tayong, meron ako nakitang bagong names dito. Welcome po sa ating Saturday devotion. This is every Saturday. Yan, 1 hour lang naman tayo and once a week. So kung nanghihina tayo, kailangan nating mag-recharge. At least
Kung nagiging busy tayo for the whole week at hindi naman natin maaalis yan bilang front row, lalo na maraming nag-work, nagle-legwork, maganda recharge tayo kahit at least once a week. And pero gaya na sinabi ni Absrudel, maganda yung meron tayong Word of God every day, kahit 30 minutes, no, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. So ngayon, without further ado, diretso na natin sa ating topic. Magre-recap lang ako sandali, and then tuloy-tuloy na tayo. Share screen po ako. Yon. So yung topic natin, yung binigyan ko ng title ngayon uli, binago ko yung ano, You Are Always Blessed. Yan. Tapos, recap tayo, ano, bakit tayo blessed palagi? Na sinabi ko, ang blessing kasi before, akala natin eh, pag may pera ka lang, kapag successful ka, na everything in your life is parang perfect. Pero yung mga negative things pala sa buhay natin, blessed ka pa rin kasi in good things and bad things, nandyan palagi ang ating Panginoon. So dito sa ating unang blessed na sinabi dito, sa ano bang verse natin dito sa Matthew 5:1-12, pinagpala ang mga tao, yung blessed are the poor in spirit for the kingdom of heaven belongs to them. So yung poor dito, pag yung poor in spirit, yung ito yung pag ang pakiramdam mo eh wala ka ng pag-asa. Ito kasi yung hataw ka na ng hataw pero walang nangyayari, tapos ikaw ang aasahan mo na lang talaga Diyos. Ito yung mga time, ito yung mga panahon na nasa deathbed ka na, na wala ka ng wala yung sarili mong effort, hindi mo na maaasahan din yung tao, hindi mo na rin maaasahan. Why? Because you are poor in spirit. Ito yung dito yung time na ito yung mga times na alam mo na Diyos lang ang makakasagot sa iyong mga panalangin, na Diyos lang ang makakaligtas sa iyo. Na pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. So tayo dapat, kasi ano to eh, ibang version dito, the Beatitudes. Beatitudes. Diba nakita niyo na yung before, the Beatitudes. Yung attitude natin dapat na mas lalo tayong pinagpapala kapag yung alam natin na walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Yes, nag-e-effort tayo, pero ang alam natin, Diyos pa rin. At ito yung poor in spirit na kailangan natin ng kaligtasan ng Panginoon. Kasi hindi naman kikilos ang Panginoon kung hindi kanya anak talaga. So ito yung mga times na kailangan masigurado natin na anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yun, hindi ko na-elaborate, na-discuss ko na to before. Kabilang sila sa kaharian ng langit. Yan. Next is, blessed are those who mourn for they will be comforted. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Bakit merong pagdadalamhati? Hindi lang to yung pagdadalamhati na nawalan ka, namatayan ka. Yung pagdadalamhati na connected dun sa poor in spirit, na alam mo na merong kulang sa puso mo, na alam mo na itong taong to o mga taong to eh ang kailangan din ang Diyos. Yung naranasan niyo na yon, yung umiiyak ka para sa ibang tao kasi ramdam mo na kailangan na rin niya ang Diyos. Yun si yung merong linya si merong verse sa Bible, Jesus wept. Nabasa niyo na ba yon? Umiyak si Jesus, nagwept siya kasi alam niya itong mga taong to kailangan nako, itong mga taong to kailangan ng comfort ko, itong mga taong to, kailangan ang kaligtasan ko. Kaya nung time na yun, Jesus wept, naiyak siya. So tayo din, ano yung attitude natin? Na yung mournful tayo, hindi iba yung version ko nito last time, pero ito yung attitude natin na mournful tayo because alam natin, hindi tayo makukontento na tayo lang ang ayos ang buhay. Hindi tayo makukontento na tayo lang yung nararamdaman ng presensya ng Panginoon. Kundi mournful tayo, nalulungkot tayo, hindi tayo natutuwa kung itong taong to, eh, hindi wala yung Diyos na meron tayo. Kaya ito yung isang way eh, yung bakit, yung ito yung sinabi ko na bakit ako nagpipilit, bakit ako nangungulit, hoy, mag-devotion ka, kailangan mo magbasa ng salita ng Diyos. Yun, kasi hindi ako kontento. Na dapat maging attitude din na hindi dapat tayo nakukontento na tayo lang
ang nasasamahan ng Panginoon. Yan. Dahil aaliwin sila ng Diyos. Kasi gusto natin aaliwin din ng Diyos yung mga tao. Yung mga mahal natin sa buhay na palagi na lang konsumido, kailangan nila ang Diyos. No, malungkot tayo kapag ang mga tao hindi natin nakikita na hindi sila nasasama ng Panginoon. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Pinagpala ang mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. So yung ang pagpapakumbaba, nagbigay na lang ako ng verse dito. He must, sa John 3:30, he must increase, but I must decrease. Ano yung sabihin nito? He must. Sino yung he? Dapat ang Diyos ang mag-increase sa buhay natin at tayo magde-decrease. Ang Diyos mas malaki sa buhay natin kesa tayo sa sarili natin. Sinabi to ni Apostle John sa John 3:30 na dapat yung beatitude natin, yung attitude natin is yung palaging ang Diyos ang nauuna, yung kalooban niya ang nauuna at hindi ang sarili nating kalooban. Na yung sarili nating kakayanan, yung sarili nating karunungan, kinokontrol natin. Hindi natin iuuna sa Panginoon. Yan, for they will inherit the earth. Siyempre, nakikita ng Panginoon yung meekness, yung humility. So kung ano yung para sa atin, ibibigay ng Panginoon yan. Amen? At inherit the earth, ang earth ay sa Panginoon. So kung ipapaalalim natin ang ating will sa Panginoon, yung provider, yung creator ng heaven and earth, siyempre ibibigay niya sa kanya yung source eh. Amen? And then pinagpala ang matinding, yung blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Matthew 6:33 lang yan. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Ayan. So hindi ko na elaborate doon. Tapos yung luck versus blessed. So alam na natin yan, ang luck tsamba, ang blessed galing sa Panginoon, hindi tsamba. Sigurado yan. Kapag hindi pa binibigay ng Panginoon, ibig sabihin hindi pa right timing para sa Panginoon o hindi ka pa tamang tao para doon sa blessing na hinihingi mo. So ano yung susunod natin? Ito 8 to, meron pang susunod. Ayan. Sabi dito, ito na yung to be continued natin. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are... pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Panginoon. Ano yung sabihin ng mahabagin? Ang mahabagin kasi, di ba, na, medyo nabanggit ko na to before. Ang mahabagin, pag may nakita tayo nakakaawa, nasabi, ano, merong action. Ang naaawa lang, uy, nakakaawa naman siya. Pero walang action, wala tayong gagawin. Dito, ito yung picture na to, picture to ng ano, the good Samaritan. Ang sa mga Samaritan at mga Hudyo, hindi sila nag-associate. Hindi sila kailangan magsama. Ganun noong panahon. No, merong discrimination. So, merong mga pumunta, ito sa story, sa picture nito, may mga pumunta, Levitico, Levite, mga Hudyo, dalawang pumunta, pero nakita nila tong mga na bugbog na sugat-sugatan, hindi nila tinulungan. Pero itong Samaritano na to, no, nakita niya na merong sugatan, tinulungan niya. So ganun ang habag. So sa bakit sinabi ng Panginoon, blessed are the merciful. Pinagpala ang mga mahabagin. Alam niyo, bakit merong word na merciful, merong word na mahabag? Ibig sabihin, merong mga taong kahabag-habag. Tama? At itong katulad nung sa Good Samaritan, yung mga, may mga times na may mga taong kahabag-habag. Pero yung may limitation tayo sa kanila. Na yung kahabag-habag na yung wala tayong ano man yung wala tayong connection, hindi karapat-dapat para sa atin. Yun yung mas merong tayong mercy. Minsan kasi ang kakaawaan lang natin, tutulungan lang natin ay yung mga kakilala natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, 'di ba? Actually, ano 'yun? Given na 'yun. Pero ang merciful, yung hindi ka karapat-dapat, pero tinutulungan ka, ginagawa kang karapat-dapat. May verse ba ako dito? Sabi dito sa Ephesians 2:4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin.
yung habag ng Diyos sa atin. Napakasagana. Sinasabi dito na blessed are the merciful because ang unang merciful sa atin ay ang ating Diyos. Na kung titingnan natin ang mga sarili natin, kahabag-habag naman talaga tayo. Tama? Alam mo yun, anong klaseng kahabag-habag? Unang kahabag-habag ay yung pagiging makasalanan natin. Kasi di ba, for the wages of sin is death. Anong klaseng kasalanan yan? Alam na natin kung huwag natin tingnan yung kasalanan ng iba ha. Si Absurdel, ayan, ano yan? Yung bibig niyan dati, yung ganon. Oy, si Absurdel, mainitin ang ulo noon. Yan yung ano, tingnan natin yung sarili natin. Ano ba yung kasalanan natin? Mga ine-exercise natin kasalanan before. Kahabag-habag yan sa ating Panginoon. Amen? Ano pa yung kahabag-habag? Alam mo yun, kahabag-habag tayo, yung kilos tayo ng kilos, pero walang tumutulong sa atin. Kahabag-habag tayo, di ba yung, kung titingnan mo, ako, nakikita ko, ikawawa naman siya. Yung trabaho ng trabaho, pero walang nangyayari. Naranasan na natin yun. Yung, naaawa na tayo mismo sa sarili natin. Di ba yung mga struggles natin sa sarili natin, sa ginagawa natin, kahabag-habag yan. Tama, na kaya nga tayo minsan naaawa na rin tayo sa sarili natin o sa member natin. Kasi kahabag-habag yan. Pero yung habag, remember, ang habag may action. Amen? So dito, ang Panginoon, kapag nahabag sa atin, expect may action ang Panginoon. Okay? Kasi sabi nga dito, for they will see, ay mamaya na yan. Dito. For they will be shown mercy. Shown, makikita natin yung mercy ng Panginoon sa buhay natin. Kung tayo, marunong tayong mahabag, at kapag nahabag tayo sa isang tao, may action, makikita ng taong yun na tinutulungan natin siya. Mararamdaman, makikita, maririnig. Amen? So pag ginawa natin yun sa ibang tao, yung attitude of our hearts ay merciful. Yung tipong hindi lang, sige, pre, kaya mo yan. Di ba? Yan naman ano natin, nahihirapan ako, hindi kaya yan, laban ka lang. May habag ba doon? Sa palagay niyo, habag ba yon? Hindi, di ba? Kaya mo yan, pinaanan ko rin yan. Pero ang habag, talagang tutulungan mo siya doon sa journey niya. Tutumbukin mo, ano ba yung nagiging problema mo? Kunyari, ang problema sa family, tutulungan mo siyang solusyonan. Yung sa family, alamin mo ano ba yung talagang problema mo dyan. O sige, ito ang gawin mo. No, di ba? Tutulungan mo siya dun sa solusyon. Pero awa lang naman kasi yung ano, hindi kaya mo yan, sige go ka lang. Di ba? Hataw ka lang. Pero hindi mo tinulungan dun sa problema niya. Bakit nga ba siya nagkakaproblema? Bakit hindi siya nakakahataw? Di ba? Tutumbukin natin. Kasi ang Panginoon, pag nagdasal naman tayo, hindi naman sasabihin ni Lord, oy, kaya mo yan. Sige, go ka lang. Gising ka lang sa umaga, tas tuloy mo lang ginagawa mo. Diba? Binibigyan niya ng solusyon ang problema natin. Kung problema natin, yung magulang natin may sakit, tutulungan niyang pagalingin. Kasi diba, kunyari, pag may sakit yung family natin, hindi natin magagawa ng maayos yung ginagawa natin. Kasi mag-iisip tayo na mag-iisip. Diba? Pero anong gagawin? Pag nagdasal tayo sa Panginoon, anong gagawin niya? Yung nagiging problema natin, susolusyonan niya. So, ganin din tayo. Paano tayo nagiging merciful? Kung ano yung problema nung lumalapit sa atin, tutulungan natin din sa problema. Katulad dito sa picture na ating tinitingnan, di ba ang problema niya, may sugat siya, may sakit siya, hindi makalakad, hindi niya magamot yung sarili niya. So, anong klaseng mercy ang ginawa ng Samaritan? Ginamot niya, dinala niya sa paggamutan. Nilagyan niya ng betadine, nilagyan niya ng benda yung sugat. That is mercy. So ganun din sa atin. O kapag may problema, wala na akong panggalaw. Sige, kaya mo yan. Talungan mo sa panggalaw. Yung mga ganun. Pero hindi, pero remember, eto, binigyan tayo ng talent ng Panginoon. Ano? Binigyan tayo ng paa, kamay, bibig. So gagamitin din natin yan. So tayo bilang mga uplines, ipakita natin,
may paabibig ka, bigyan mo ng solusyon o ito ang gagawin mo. Para may panggalaw ka, ito ang gawin mo. Hindi naman utang ka agad. Kasi hindi naman kalooban ng Lord na nalulubog tayo sa utang. Okay? So, isang practical application lang yon. Tapos dito, bakit kahabagan ng Panginoon? Kasi nakikita ng Lord yung sarili niya sa'yo. Ay, itong anak ko, merciful to. So, kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, magbibigyan din tayo ng mercy. Kasi yung attitude ng heart natin, tama. Amen? So, alam mo yon, kasi ang Panginoon, tayo kasi pag nahabag tayo, pinapakita natin na meron tayong Kristo sa ating puso, Christ-like tayo. Amen? Yung puso ng Panginoon, nakikita ng Panginoon sa'yo, ay, yung puso ko nandito sa batang to, sa taong to. Na kaya tayo, pag tayo naman ang lumapit sa Panginoon, yung pangangailangan natin, yun ang ibibigay niya. Amen? Yung attitude ng ating heart, tama kasi. Amen? So, ibibigay niya. Kaya tingnan nyo ha, yung taong yung giver, maraming application tong habag na to. Ang habag kasi hindi lang naman sa pera eh. Ang habag is yung prayerful ka para sa kanya. Yung alam mong yung, I hope na ano, yung alam kasama mo siya. That is habag eh. Yung nakita mo, sinasamahan ka niya sa kanyang pinoproblema. That is habag eh. Yung alam niya na she is not alone. So ganun din sa ating Panginoon. Mararamdaman natin na hindi tayo nag-iisa. Kaya yung lakas natin, that is habag ng Panginoon. Alam niyo ba yun? Yung alam mo down ka na, ayaw mo na, sumusuko ka na. Dahil lumapit ka sa Kanya, yung habag ng Panginoon, mararanasan mo, itatayo ka niya uli. Amen? That is habag ng Panginoon. So ganun din tayo. No, bilang networker, no? Kaya nating itayo yung mga nanghihina. Why? Because meron tayong Diyos na nahahabag sa atin. Amen. So 'yun. Next is yung blessed are the pure in heart for they will see God. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ano yung sabihin ng malinis dito? Ako, nung binasa ko itong pure in heart, yan. Pag narinig natin, nabasa natin ng pure in heart, ito yung mga taong walang ka-negative-negative sa kanyang ano, sa kanyang pagkatao. Anong ibig ko sabihin? Alam mo yun, yung taong masama sa paningin mo, pag tinignan ng isang taong pure in heart, mabuti pa rin siya. Ano yung ibig ko sabihin? Always naiintindihan mo na yung kunyari, yung tao, bugnutin, palang alasigaw, na palagi nakasimangot. Diba? Kapag hindi pure ang iyong puso, anong sasabihin natin? Bakit itong taong to palagi na lang nakasimangot? Ang sama talaga ng ugali nito. Alam mo yung nakakasira ng araw pag nakasimangot na lang siya. Yung mga ganun puro negative. Pero hindi natin tinitingnan bakit nga ba siya nakasimangot. Pero ang merong pure in heart, ay, siguro meron siyang ano, meron siyang problema sa bahay nila. Siguro meron siyang problema sa kanyang asawa. Hayaan mo na kapatid, unawain na lang natin siya. Ang pure in heart, nandun palagi ang understanding. No? Hindi natin i-judge kasi ang kabalikta rin yun yung palagi tayong ay, alam niyo mga negative na mga nasa Bible. Ako ayokong banggitin pero ang sakit sa tenga kasi ang sakit sa tenga. Katulad yung word na judgmental. 'Di ba? Ang sakit sa tenga. Ang pure in heart. Pag hindi pure in heart, judgmental. Bakit? Kasi alam mo yung nakikita niya kung ano yung nakikita niya. Yung we judge a person ano yung judging a book by its cover. So parang sa tao, we judge a person sa kung ano ang nakikita. Pero kung pure ang heart mo, ang nakikita mo rin yung heart ng tao. Yung kaila-ilaliman. Hindi natin pag-iisipan ng masama kasi pure
katulad ng Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, kung hindi pure ang kanyang heart, alam mo din, ginudge na tayo kaagad. Ay, itong taong to, karapat-dapat lang na mapunta sa impyerno. Karapat-dapat lang na maghirap to. Eh, kasi ganyan ang ginagawa niya, eh, nagnako siya eh. Eh, kasi nangungupit siya eh, katulad ni Zaccheo. Diba, naalala niyo yung story ni Zaccheo sa mga nakapanood? Si Zaccheo, diba, ano siya, tax collector. Nangungupit siya, nag-charge ng malaki. Pero si Jesus kasi pure in heart siya eh. So, ang nakita niya yung puso ni Zaccheo. Diba kung tayo yun, diba, ang makikita na lang natin yung gawang masama niya. Pero ang nakita ni Jesus yung heart niya, yung willingness na magbago. So let us not judge a book by its cover, yung makatulad ng sabihan. So ang pure in heart, kung ano ang nakikita ng Panginoon sa isang tao, yun din ang makikita mo. Kaya dito malinis na puso. Na ano pa, meron akong, ayan, sabi dito. Ano pa yung kabaliktaran ng pure in heart, no? Sabi dito sa verse Hebrews 12:14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. So yung seeing God, ano? You cannot see God kapag hindi mo nakakasundo ang lahat. Sinido din palagi na lang may kaaway. Sino na lang palagi dito, alam mo yun, may kabanggaan. 'Di ba yung palagi lang basta. Bakit merong taong ganun? May na-meet na ba kayo na ganun? Yung palagi na lang mababalitaan mo, nagkagalit sila ni ganito. Tapos tanungin mo kung sinong kagalit siya. Meron na ba kayong ganun na nakilala? Bakit kaya? No? Kasi yung mind niya, yung mind ng hindi pure in heart, always pinapatulan niya kung ano yung nakikita niya. Yan, si Ma'am Jen daw. Walang pang-unawa. Tapos, palaging anong kasama pa dyan? Bitterness. Ano yung bitter? Hindi ka nagiging masaya sa tagumpay ng iba. O sino ditong bitter? Yung hindi ka natutuwa sa tagumpay ng iba, that is bitterness. Sa palagay nyo, pure ba yun? Hindi. Kaya nangyayari, walang pagkakaisa. Because of yan, yung bitterness, walang pagkakaunawa, walang forgiveness. O kapag may pure in heart ka, pag meron kang dalisay na puso, meron kang forgiveness. At bakit ka magpo-forgive? Because of understanding. Uunawain mo na lang siya. Diba? So doon iikot yun. Ngayon, ang tanong, bakit magiging pure in heart? Bakit ang pure in heart, makikita mo ang Diyos? Sabi sa Book of John, ano yun? Unless a man be born again, sa John chapter 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ibig sabihin pala, pag pure, para kasi, ang dahilan ng pagkakaroon ng hindi malinis na puso, remember, is kasalanan. Kapag, tingnan nyo ha, kapag meron kang Kristo sa puso mo, ang tumitira dyan, si Jesus, di ba? Si Jesus pure in heart. So kung ikaw, meron kang Kristo sa puso mo, pure na rin ang pag-iisip mo, ang damdamin mo. So ibig sabihin, kung hindi pure, yung mga nabanggit ko before, eh ganun tayo, bitter, walang forgiveness, palagi na lang tayo nakikipag-away, nakikipagsagutan, nagiging judgmental tayo, kung ano yung nakikita natin na mali ng tao, yun ang nakikita natin, pero hindi natin nakikita bakit yun, bakit ganun ang nagagawa niya. Ibig sabihin, kailangan natin ng surgery, heart transplant. Amen? Ano, heart transplant? Yung puso, alam mo yung heart transplant, yung puso tinatanggal, pinapalitan ng bagong puso.
Kaya merong term na born again, ipanganak na muli kasi magkakaroon ka ng bagong puso. Ang gusto ng Panginoon, pusong dalisay. Kanta nga yun eh. Eh kaninong puso ba yung tunay na dalisay? Kay Jesus Christ. Kasi si Jesus, hindi siya judgmental. Si Jesus, forgiving siya. Yung beatitude, yung unang napanggit natin na merciful, si Jesus merciful. Character ni Jesus yan. Okay? Kaya nga sinabi, sapagka, ano yun? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Sapagkat makikita nila ang Diyos. Doon mo palang makikita ang Diyos. Kasi kapag hindi pure in heart mo, ang may nagko-cover sa mukha mo, sa mata mo, sa isip mo, sa puso mo. Kasi yun ang nag-occupy ng mind heart mo. Pero kapag bago ng puso mo, lahat niyan, lahat ng negative, makikita mo na ang Diyos pag tinanggal ng niyan. Nagiging maliwanag sa iyo ang salita ng Diyos. Tingnan niyo ha, nung wala tayong heart transplant, di ba yung salita ng Diyos, hindi natin mag-gets, hindi tayo makarelate? Di ba? Nababarahan. Ang ganda-ganda ng salita ng Diyos, pero hindi natin mag-gets, hindi natin maintindihan. Pero, nung nagkaroon tayo ng heart transplant, nagiging malinaw na. Yung sinasabi ko, yung binabasa natin, yung worship, nakakapag-worship na tayo. Sa lahat ng ginagawa natin, maliit o malaking bagay, kaya na natin magpalasalamat. Nakikita na natin na ang Diyos ang kumikilos pala doon. Pero before, hindi natin makita. Hindi natin kaya maging thankful and grateful. Sabi ni Ma'am Jen, pusong bato before tayo. Tama? Kaya nga merong create in me a pure heart, a clean heart, and renew a right spirit within me. Kanta din yun. Pero nasa Bible po yun. Kaya sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen? So, kapag meron tayong pure na heart, lahat ng bagay nakikita na natin ng Diyos. Naalala niyo yung rainbow? O ngayon, alam na natin yung rainbow sa Diyos yan. And even yung naalala ko yung kanina bang kwento yun, yung nilibre ka ng pamasahe, sasakay ka, wala ka ng pamasahe, tapos pagsakay mo, meron ka nakasakay, tapos nilibre ka ng pamasahe, kita mo na kaagad na Diyos ang kumilos doon. Pero before hindi, wala lang. Uy, thank you. Ganun lang. So nakikita nyo, kapag pure ang heart natin, kita natin lahat ang kilos ng Panginoon. And nakikita natin dun sa tao yun, si Camille daw, nakikita natin dun sa taong yun na yung puro negative yung nangyari sa kanyang buhay, nakikita natin dun na kailangan ng taong to ng Diyos sa kanyang buhay. So nakikita natin yung difference ng pure ang heart. Hindi natin sila i-judge, ibibigay natin ang Panginoong Heso Kristo sa kanya. Nang sa ganun, hindi na siya maging consummation mo. Hindi ka na rin maiinis sa kanya. Hindi ka na madadamay sa kanya. Okay? Tutulungan mo na siya imbis na i-judge. Okay? So yon. And next is, pinagpala, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ayan. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Remember, naalala niyo yung reconciliation na pinag-aralan natin before, na si Jesus, kinusify, nagsakripisyo para magkaroon tayo ng reconciliation with God the Father and sa atin. Kasi before, we were considered enemies of God. But because of the sacrifice of Jesus on the cross, inalis na niya yung enmity na yan at ginawa tayo, ni-reconcile tayo sa ating Panginoon. And Jesus is the God of peace. So, because we have a heart transplant, no, yung attitude ng heart natin ay heart na ni Jesus, peacemaker na rin tayo. Okay? Hindi na tayo yung magiging magdudulot ng kaguluhan. Kaya sa isang anak ng Diyos, kapag merong kaguluhan, nagkakaroon dapat ng reconciliation. Hindi yung pumunta ka sa isang lugar, may nagsumbong sa'yo,
lalong nag-away-away na, nagkakampi-kampi. So sa isang anak ng Diyos, walang kampihan. Gigit na tayo at iaayos natin ang dalawang nagbabanggaan. Okay, because Jesus, kung meron tayong Jesus sa ating puso, we are also peacemakers, katulad ni Jesus. Okay? Kasi we will be called children of God. Siyempre, ang anak ng Diyos lang naman, ang mga anak ng Diyos, ay yung mga tao may transplant. Tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa kanilang puso. John 1:12, basahin niyo po. Before, hindi tayo considered eh. No. Pero ngayon, because of Jesus in our hearts na tinanggap natin, considered, inampun na tayo ng ating Panginoon. Kasi ang tunay na ina-accept lang talaga, originally, ay yung mga Israelites. Sila lang. Babasahin niyo yung Bible, ang palaging inililigtas ng Panginoon, mga Israelites. Unless na lang, no, nalahi natin mga Israelites. Kung tingnan natin sa genealogy natin, o kabilang tayo dun. No. Pero kung hindi tayo lahi ng mga Israelites, eh hindi tayo kabilang doon. Pero but because of Jesus Christ, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Love the world. Love naman niya ang world din eh. So binigay niya ang Panginoong Jesucristo para katulad ng mga Israelites, considered as sons and daughters of God na rin tayo. Ayan, dyan. Yet to all who received to Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. So, ayan, kung dapat tayo ha, since we are already children of God, dapat peacemaker tayo ha. Hindi tayo magdudulot ng kaguluhan. Okay? Ayan. And last point, yan, pinagpala. Blessed are those who are persecuted for righteousness, for the kingdom of heaven belongs to them. Diretso ko, blessed are you when people insult you and persecute you and say all kinds of evil things about you falsely on account of me. Remember, si Jesus ang nagsasalita dito. Siya yung nagsasabi ng mga blessed na ito. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Persecuted. Iba yung pinipersecute ka dahil sa mga mali mong gawa. Okay? Iba naman yung pinapersecute ka dahil tinatayuan natin ang salita ng Diyos. Iba yung pinipersecute dahil pinapangaral natin ang salita ng Diyos. I too personally, naka-experience na po ako niyan. Na ako yung pinersecute. Naranasan ko na yan na wala naman ako masamang ginawa, pero parang asama ng sinasabi ko. Because, ano, yan, si Ma'am Jen. Because iba yung ipinapangaral ko sa alam nila. And naranasan ko na rin yan na even own relatives, no? Tinuturuan ko yung anak, kinaayos, pero naranasan ko na minura-mura ako. Na with all kinds of ano, na parang napakasama akong tao. Yan, because of sa pagpapagamit ko sa Panginoon. Naranasan ko yan. Na ano yung sa GC pa yun, na na-witness ng iba, na akala nila ako ang pinapahiya, pero ang napahiya sila kasi pinakita nila yung pagkatao nila. Yun, naranasan ko yun, yung alam niyo yung mura talaga. Pero alam niyo po, ano yun, alam niyo po kung anong nangyari sa kanila. Nagbumerang, wala akong ginawa, hindi ako sumagot. Hindi ako naglagay sa wall na o kaya doon sa GC na nakipagsagutan. Kasi alam ko, hindi naman ako yung tinitira yung Diyos na pinapangaral ko. Hindi rin ako naglagay sa Facebook wall. Wala. Walang parinig-parinig. Pero alam nyo, kung anong nangyari. Nagboomerang. Kasi ang Panginoon, pinoprotektahan niya ang kanyang mga lingkod. Siyempre, ilingkod ka niya eh. Di ba tayo? Di ba?
tayo, mga uplines, di ba? Pinoprotektahan mo ito. Naririnig pa ba ko? Yan. Para tayo mga uplines, di ba? Pinoprotektahan natin mga members natin. Sa mga magulang, di ba? Pinoprotektahan natin yung mga anak natin. Tama. And even sa mga magulang natin, pinoprotektahan natin. Di ba? Ganun din ang Panginoon. Yung bilang mga ginagamit niya, pinoprotektahan din niya tayo. So, hindi natin, we do not fight the battle. Lalo na pagdating sa mga ganyan, hindi mo kailangan makipagsagutan kasi ang Panginoon na makikipaglaban para sa atin. And yun, at ang nangyari, alam niyo po doon sa nangyari yun, nagbumirang sa kanila, bumagsak sila. Tapos, hindi naman ako masaya para dito. Nalungkot din ako sa nangyari. Nalungkot din ako. Bumagsak sila, tapos nawala sila ng bahay. Dumating daw sa time na nasa kariton na lang sila. Magtitira kasi nagtatago sila. Ang daming, winanted sila ng maraming tao. Ganun na nangyari sa kanila. Nanalungkot din ako kasi ganun pala nangyari. Pero alam niyo po, alam ng mga kasamahan ko, never akong sumagot sa kanila. Hindi ako ano. Kasi alam ko, hindi naman ako yung kinalaban nila, ang Diyos. So ganun din sa atin. Huwag tayong, alam mo yung pinagpala ka pa rin. Pinagpala ka pa rin because of right, for righteousness sake. Pinagpala ka pa rin kung despite of mga tama mong ginagawa para sa mga tao because nakikita ng Panginoon yan. Hindi ka niya pababayaan. Alam niya at hayaan mo ang Panginoon ang kumilos para sa iyo. And sabi dito, ano yung reward? Kabilang sila sa kaharian ng langit. We belong to the to God's kingdom. Okay? Na ano yun eh? Yung kumbaga, bakit mo papatulan ng isang tao na hindi mo naman dapat patulan? Nagigets? Eh, okay ka naman eh. Alam mo yun? Meron ka naman ama eh na nasa langit. You belong to God's kingdom. Kumbaga, ano ka na? Royalty ka na. Kahit anong sabihin nila tungkol sa'yo, yung identity mo sa God, in Christ, hindi po mababag yun. Kahit sabihin nila na talunan ka, hindi magbabago yun. Because sa Panginoon, hindi ka talunan. Okay? Yung identity mo, yun, pag kahit anong sabihin nila na walang mangyayari sa buhay mo, eh, you belong to God eh. Diba? You belong to God's kingdom. May mangyayari sa buhay mo. You belong to God's kingdom. Okay? So, I hope nakuha niyo po, no? Yung nilalait at pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinataratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Siguro yung iba, hindi masyado makaka-relate dito kung hindi naman tayo nagbabahagi. Pero, darating yung time kasi because of our mercy dun sa taong yun, because we are mournful para sa mga taong kailangan ng Panginoon, mangyayari at mangyayari na ipapahayag natin. Hindi man sa mga ganitong kaparaanan. Siyempre, mahal natin ang pamilya natin. Gusto natin maligtas din sila. Gusto natin makilala din nila ang Panginoon, Jesu Cristo, di ba? So tayo mismo yung mag-share. Pero parang front row lang yan na merong hindi maniniwala, merong mag-negative, pero go lang. Amen? So, malaki ang iyong gantimpala. There's always a reward. There will always be what you sow is what you reap. So, merong reaping dyan. Magandang reaping. Yan, sabi ni Ma'am Jen, look after the rainbow. After the rain, there's a rainbow. Okay? So, tayo, ay, yung itang bang turn din, the beatitudes eh. So, stop share na ako. Yung mga attitude natin, yung kung ano yung kung dinaranas natin yung mga yan, mapalad pa rin tayo. And isa pa dyan is dapat yan yung mga attitude din natin. Na mournful tayo, merciful tayo, peacemaker tayo. Amen? Kasi there will always be a reward. And glory to God.
yung reward sa aming mag-asawa, kami bilang mga lingkod, kami mag-asawa. Yung asawa ko, pastor, hindi siya nagtatrabaho. And ako lang yung breadwinner. Ayan. Pero ang Panginoon, there's always a reward. Ano yung reward? Yung mga anak ko, glory to God. Alam ko ang Panginoon ito, yung mga anak ko, matatalino. Yun. Yung talino, nanggagaling sa Panginoon yan. Yung siya nagbibigyan ng wisdom. Tapos scholar sila. Na kaya ko naman magpa-aral sa pamamagpag-humataw ako. Pero alam mo yun, pinapagaangang ng Panginoon yung trabaho ko. Nasa gayon, makapaglingkod ako. Hindi ko kailangan humataw na humataw. Sasabihin at sinabi ng Panginoon, bibigyan ko ng scholarship ang anak mo ha. Para nasa gayon, hindi ka makahataw ng hataw. Para may time ka pa rin sa akin. Ganun ang Panginoon. At hindi lang yan, nagfo-flow yan. May member kami, si Ate Edlyn. Nakwento na namin kay Absrudel yan. Yung anak niya, lingkod din ng Panginoon, nagtuturo sa children's school. Tapos nasa private school, eh wala silang pang ano. Wala silang pang bayad ng tuition. Alam mo, dala-dalawa scholarship ng anak niya. Binigay. Eh kasi naglilingkod yung anak niya. Tingnan niyo ha, ang Panginoon, binibigyan niya ng solusyon na magiging problema mo. Para nasa gayon, makafocus ka rin sa kanya. Ganon sa Panginoon. Papagaangin niya ang buhay mo. Minsan kasi bumibigat lang dahil inaako natin lahat. Pero ibigay natin sa Panginoon yan, ipagkatiwala natin sa Panginoon yan, maging dedicated tayo sa Panginoon. Kung faithful ang Panginoon, dapat faithful din tayo sa Kanya dahil cycle lang po yan. Faithfulness ni God, faithful tayo sa Kanya at magiging lalong magiging faithful siya sa atin. Okay? So, hindi tayo pababalikan ng Panginoon. Let us just trust in Him always. Kung ano man pinagdadaanan natin, you are still blessed. Amen? O, yun lamang po. Ayun. Palakpakan natin ang Panginoon. I hope may natutunan tayo at naging malinaw yung the Beatitudes at yung pinagpala bakit we are always blessed. Okay? So, let us bow down our heads and let us pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat dahil patuloy na pinapaalala niyo sa amin na pinagpala kami sa negative man o sa positive. Nandyan ka palagi na aming Diyos. Because all of us, we belong to your kingdom. Lahat kami, Panginoon, dahil we have our heart transplant, ay itinuturing niyo na po kami bilang mga anak mo. Lord, bawat isa sa amin ay meron kanya-kanyang pinagdaraanan. Bawat isa sa amin, meron kami mga hangarin, mga prayer sa amin, sa sarili, sa network, sa aming pamilya. Lord, alam po namin na kayo po ang nagbibigay katugunan sa lahat ng mga ito. You are our merciful God, Panginoon. We desire mercy, Lord God, sa inyong harapan. Thank you, Lord. Maraming salamat. At sa buong araw na ito, patnubayan niyo nga po kami at bawat isa, ang bawat isa. Patnubayan niyo po kami, mga members, mga mahal namin sa buhay, mga kahit hindi namin nakakasama. Lord, kayo nga po, Panginoon, ang kumilos sa kanila. Kung paano niyo po kami pinag-iingatan, pinagtatagumpay, ganun din po, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay at ang mga uplines namin, Bless Team Unleash, Team Evolution. Thank you, Lord. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na sumama sa aming negosyo. May we raise your banner, Lord God, na makakitaan kami, ang aming team, na kayo ang Diyos na sumasama sa amin, na kayo ang Diyos na nagpapatagumpay sa amin. Sa bawat success and victory, Lord, kayo po ang mataas sa aming kalagitaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. God bless us all. Amen. Amen. Sir, tayo po. Picture po. Open com po. Open com. Ayan. And 3, 2, 1. Smile. Isa pa. 1, 2, 3. Smile. Ayan. God bless all. God bless. God bless. Thank you, Doc. Thank you, Doc. All. Thank you.